Teacher! Yes! Bakit? May go out? No! Ingihina nga ako eh! Sige! Pwede ka nang lumabas! Yay! Pwede na lumabas! Yay! Hello mga katod! Welcome back to our channel! At ngayong araw na to, bawal pa rin lumabas. Sa classroom may batas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ayan, bawal pa rin lumabas. Bakit? Dahil nga mga katod, maaari tayong mahawa ng COVID. Kaya bawal pa rin lumabas. At ngayon, ang topic natin sa Itanong Mo Kay Doc, Ayubo at Sipon. Ubo, sipon, bahing, sakit ng ulo, lagnat, lahat ito ayaw mo. Lahat ito nakakairita, kaya makinig ng matuto para maiwasan mo. Paano nga ba natin nakukuha o paano nga ba tayo nahawa ng ubo at sipon? Una, kailangan natin i-define o bigyan kahulugan, ano nga ba ang ubo? Ang ubo ay isang proseso ng ating katawan kung saan nagpoprotekta ito sa ating paghinga at sa ating baga. Kapag tayo ay nakalanghap ng amoy, alikabok, o maging kapag tayo ay may sakit na impaisima, o kaya naman may sakit tayo talaga sa baga, tayo ay umuubo. So maaari nating sabihin na ito ay natural mechanism ng ating katawan para protektahan tayo. May foreign body na pumasok sa katawan natin, kaya inilalabas lang ng ating katawan. At kapag ito ay tumagal, nagkakaroon tayo ng infection, at yun nga yun, napupunta tayo sa sobrang ubo at sa malalang sakit. Ngayon, ang tanong, kailan ba natin malalaman na kung ang ubo ay masama na? O kailangan na nating magpa-check up? Nangangailangan na ba ng gamot? O kailangan na nating bigyang halaga o pumunta sa hospital para magpa-check up? Ano nga ba ang kailangan nating malaman? So, kailangan ninyong makinig. Kailan nga ba natin malalaman na yung ubo natin ay nangangailangan na o masama na at kailangan na ng kumonsulta sa isang doktor? Una, gaano na ba katagal yung ubo? Pangalawa, ano ang mga kasamang sintomas ng ubo? Pangatlo, may mga signs ba na hirap huminga? At pang-apat, may iba't ibang sakit ba? Sa una, gaano na ba katagal yung ubo? So pwede nating hatiin yan sa tatlo. Una, acute cough. Pangalawa, subacute cough. And pangatlo, chronic cough. Ano nga ba yung acute cough? Kapag ang ubo mo ay less than 3 to 4 weeks, yan, acute cough yan. Pag sinabi naman chronic cough, more than 8 weeks ka nang inuubo. Acute. In between, so 3 weeks to 8 weeks, subacute cough. So palagi yung tatandaan yan kasi magmamatter yan sa mga kailangan natin gawin, kailangan natin magpa-check up kung kailan. So, gano'n na ba katagal yung ubo sa acute, subacute, and chronic. Dito na pumapasok yung pangalawang kailangan nating malaman kung kailangan na natin pumunta sa doktor. Yun yung ano ang mga kasama, sintomas ng ubo o sipon mo. So, ibig sabihin, tatlong araw o limang araw ka nang inuubo, acute pa rin yan. Kaya lang, kung nakakaramdam ka ng lagnat, syempre, lagnat, nilalagnat ka. At lagnat mo tatlong araw na mahigit. So, kailangan mo nang pumunta sa doktor. Pangalawa, pwede rin ang ubo mo ay may kasamang sintomas na hirap pang huminga. Ibig sabihin na hirap pang huminga. O kaya naman may nararamdamang pagsakit ng dibdib o pagsakit ng likod o parang may tumutusok sa tagiliran o pagsakit na nahirapan kang huminga ng malalim o parang kinukulangan ng hangin, yan yung mga sintomas na kailangan mong
bantayan na kailangan mo na rin magpakonsulta sa doktor. Ano pa nga ba? Yung plema. Kapag may plema ka na may iba ang lasa. Kalimitan nga, di ba? Pag may plema tayo, matagal na yung ubo. Parang lasang pulbura. Parang lasang paputok, ganun. Okay naman sa kulay. Pwedeng kulay dilaw, kulay berde, o kulay puti. Depende yan. Okay naman yung plema, may kasamang dugo o bahid ng dugo. Yan yung mga sintomas na kailangan nating alamin kung kailangan na nating magpa-check up. O yung plema rin naman, pwede rin mabula. Parang bula pag naglalaba ka, merong ganong itsura ng plema. So, kailangan mo na rin magpakonsulta. O kaya naman, may mga upo rin na may mga kasama na namamanas ka. O lumalaki yung tiyan mo. O namamanas yung paa mo. Yan. Yan yung mga sintomas na kailangan mong malaman na kailangan mo nang magpadala sa doktor. Sunod, mga sinyales, mga signs ng hirap ng paghinga. So, paano nga ba natin masasabi na hirap huminga isang tao? Ang normal na paghinga katulad natin, ako, nakikipag-usap sa inyo, yan, normal na paghinga yan. Hindi natin hinahabol, tuloy-tuloy tayo nagsasalita. Hindi nangingitim yung ating labi, okay naman, wala tayong discomfort na nararamdaman. Okay tayo. So, paghinga. Ang normal na tao katulad natin, kapag humihinga tayo, ang normal 12 to 20 sa isang minuto, yung isang cycle ng paghinga. Inhale, exhale, yan yung isang paghinga, isang count. 12 hanggang 20 cycle na ganun sa isang minuto, yan yung normal. Kapag lumapas tayo sa 20, yan. May mga senyales na nahihirapan tayo humihinga, tulad ng ganito. Yun. Sa may paghinga ng malalim, may paghinga ng mabilis, may kasama rin sound. Pero depende rin yan sa edad. May mga matatanda, normally, 12 to 20. At mas mabilis, depende sa edad ng bata. So ano pa? Kailangan nating malaman. Pangalawa, may retractions. Ibig sabihin ng retractions, may paglalim. Lumalalim yung dibdib sa gitna o kaya sa gilid. O kaya may pag-alon ang tiyan. Yan, ibig sabihin, nahirapan silang huminga. O kaya naman, humihinga sa bibig. Yan, isa rin sintomas yan. Sunod, may nasal flaring. Common din sa mga bata. Papansinin mo, lumalaki yung butas ng ilong. Ganyan. So, ibig sabihin, hirap silang huminga. O sunod, pwede rin yung kapag nagsasalita, katulad na nabanggit ko kanina, hindi na makapagsalita ng isang pangungusap. They cannot speak on sentences. They only speak on words or phrases. Sabi ng doktor, hirap po ba kayong huminga? Ano pong nararamdaman nyo? Masakit. Ganon. Unti-unti. So, ibig sabihin, hindi sila makapagsalita ng maayos, hindi makompleto ang isang pangungusap. Yan, hirap huminga. At sunod pa rin, kung may ingay sa paghinga. Ang normal na paghinga, walang ingay. Walang sound. Humihinga tayo, tahimik. Pero kung may kasama, yan. Ibig sabihin, hirap huminga. Obvious naman yon. O kaya naman, paghinga, may pito kang naririnig. Parang weasel, may pito. Yan, common yan sa mga mamahihika. So, isa rin yung sintomas na kailangan mo nang magpa-check up. Pang-apat, na kailangan natin malaman na kailangan natin agad magpa-check up kung tayo hinuhubot tapos meron tayong diabetes, meron tayong high blood, may sakit sa bato, may sakit sa puso. Yan mga yan, buwan sa hinubot tayo, kailangan natin bigyang pansin. Kailangan na natin magpadala, lalo na sa age yung edad natin, syempre. Kung tayo ay more than 60 years old, tapos may mga ganyang sakit, ibig sabihin yan, mga comorbidities, ibig sabihin, may sakit na, may karamdaman na, may mga maintenance ng iniinom. Pag inuubo, sinisipon, kailangan agad magpa-check up.
palagi niyong tatandaan yan. May sakit sa puso, tapos inuubo, sinisipon, kahit walang lagnat, pero inuubo, dry cough. Pwede kasi sintomas niya na may problema na talaga sa puso. Pangalawa, may sakit sa bato. Common naman din, kalimitan na inuubo sila, pero once na inuubo, kailangan magpa-check up para mapakinggan yung likod ninyo kung nalulunod ba kayo. Kung nalulunod na yung katawan niyo sa tubig. Kung kinakailangan nyo na magpa-dialysis, o may mga gamot na kailangan ibigay sa inyo. So, huwag ipag-walang bahala ang ubo na simple sa mga may edad na 60 years old at may mga sakit. May mga maintenance na iniinom para sa katulad ng high blood, diabetes, sakit sa puso, sakit sa bato, at sa iba pang mga sakit. Ngayon, common na tanong, kailan ba kailangan magpa-x-ray? X-ray. Kailan nga ba kailangan lang magpa-x-ray? X-ray kasi isa yan sa pinakaunang ginagawa kapag inuubo ang tao. Kailan nga ba? So, gano'n nakatagal? Most common kasi ginagamit ang X-ray kapag chronic na yung ubo. So, by definition, 8 weeks pataas, kalimitan, inaano natin, pinapa-x-ray ko na kapag sa sariling panggagamot. Mga 2 weeks yan, pinapa-x-ray ko na. Lalo-lalo na, kapag ang ubo matagal na, o kahit hindi pa matagal, pero may mga kasamang warning signs, katulad na nabanggit ko kanina. Yun yung una, nahirapang huminga. May pananikip ng dibdib, may dubo ang plema, o biglang namayat, bigla siyang pumayat, o kuminsan, sa gabi parang pinapawisan. Nagpapawis siya pag natutulog. Nang parang gising niya, basang-basa siya ng pawis, lalo na yung ulo. Tapos yung unan niya o pumot is nababasa. So yun yung mga palatandaan na kailangan natin silang kailangan na magpa-x-ray. Yung pananakit ng dibdib, pananakit ng likod, yung parang kulang sa paghinga, na kailangan mong huminga ng malalim. Yun, mga palatandaan na kailangan din natin siyang magpa-x-ray. Isa pa, kapag may ubo tapos ni pamamanas. Yung mga warning signs na sinabi na natin kanina. So, yun, kailangan na natin silang i-x-ray. May mga iba pa rin mga test na kailangan gawin. Depende sa mga sintomas. Mga CBC, examination sa dugo para malaman natin kung ano ba ang dahilan ng infection, kung allergic, kung bacterial ba o viral yun. Okay naman, meron ding mga papagpa-examine ng plema. Yung plema, papatubuin. Titingnan natin kung anong bakterya meron. Lalo na kung palagi siyang umiinom ng antibiotic, matagal nang umiinom ng antibiotic, iba-iba, hindi pa rin nawawala ang ubo. O kaya, may sakit siya na high blood, diabetes, tapos palaging inuubo. Kung may kulay ang ubo, yan. Pinapatubo na natin yan. Tinatawag na sputum. Culture sensitivity. Pinapatubo at inaalam kung anong bakterya meron at kung anong antibiotic ang effective para sa kanila. Isa pa, yung tinatawag nating sputum AFB. Dito tinitingnan yung tinitas kung meron ba tayong sakit na TB. Isa pa yung sa PPD, tinitingnan kung meron din yung posibilidad na may PPD tayo. At marami pang ibang mga test na pwedeng gawin. So basically, X-ray talaga ang most common na pinapagawa natin kapag inuubo. At yun, kinakailangan natin gawin ang X-ray sa mga may warning signs. At saka matagal na yung ubo, syempre. Ngayon, paano ba natin maiwasan ang ubo? Pon-sipon. Unang-una, dapat palakasin natin ang resistensya. Dapat malakas ang ating resistensya. Paano? Una, kailangan nating maganda ang tulog. Sapat na tulog. Kasi kapag konti o kulang tayo sa tulog, yan, humihina lang ang ating resistensya. Madali tayong mahawa. Madali tayong makakuha ng sakit. Lalo-lalo na kapag tayo ay may mga ibang sakit, diabetes, sika, high blood, tapos hindi pa sapat yung tulog natin, humihina ang resistensya. Pangalawa, kailangan natin ng masusustansyang pagkain. Alam niyo ba sa mga panahong ito, puro instant na lang yan.
sinabi natin masusustansya. Nandiyan ang prutas, sariwang prutas, gulay, yung balanced diet din. So, kailangan natin yan. At syempre, mga supplement, vitamin C, multivitamins, nakatulong din yan para tayo ay makaiwas sa ubos-ipon. Sa panahon ngayon ng pandemic, inaiwasan natin ang mapunta sa mga matataong lugar. Ang palengke, malls, mga public transportation, yan. Kasi sa mga yan, maaari tayo mataas ang tsansa na magkaroon tayo ng ubos-ipon. At halimbawa, yung kasama natin may ubos-ipon, bigla siyang umubo, tapos wala siyang dalang tissue, wala siyang dalang panyo, umubo siyang gano'n. Tapos, umanon siya, tapos sinawak niya sa mga, sa pinto, sa doorknob, tapos aksidente na hawakan mo yon. So, pwede kang mahawa nun ng ubo. Kasi may mga virus na nabubuhay pa rin ng ilang araw sa mga surfaces, table, windows, doorknobs, o dun sa mga hawakan sa sasakyan, yan, nabubuhay sila. So, kinakailangan din, unang-una, na ma-disinfect. Once tayong kumapit sa mga public things o mga public na hawakan tulad ng doorknobs o hawakan sa sasakyan, kailangan natin i-disinfect ang ating kamay. Maghugas tayo ng kamay agad. O kayong wala namang panghugas ng sabon, tubig, pwede nandiyan ang alcohol. Para sa ganun, mapatay yung virus o bacteria na meron tayo. Pangalawa, palagi magdala ng tissue, disposable tissue o kaya panyo. Kung wala naman, doon tayo dapat umubo o magpahing o suminga. Kung wala naman, at agad itong itapon sa tamang basurahan. Kung wala naman, yung slips. Pwede dito o dito. O kaya kung meron kayo slips o dito, yan. Mga tamang pamamaraan ng pag-ubo. Ano pa nga ba kailangan natin gawin? Ehersisyo. Yan, isa rin yan, pamamaraan. Sa pamamagitan ng exercise, lumalakas ang ating resistensya, nagiging physically fit tayo. Sa ganun, naiwasan natin ang simpleng ubos-ipon. Ano pa ba? Sa panahon pa rin ngayon, yung social distancing, kung hindi natin maiwasan na lumabas, kailangan nating isa-isip palagi, i-practice natin ang social distancing. Hindi tayo yung malalapit dun sa mga tao, lumapit sa mga tao. I-distance natin isang metro hanggang lang dalawang metro para sa ganun safe tayo. Sunod, pag susuot ng mask, kailangan paglalabas, may mask tayo, kaya naman face shield, isa din yan. Ano pa nga ba? Pagbabakuna. So isa din yan na kailangan natin gawin. Regular na vaccine. Lalo-lalo na sa mga bata. At may mga bakuna rin sa mga matatanda. Lalo na yung mga kailangan natin talagang bigyan ng bakuna. At syempre, isa pa rin, kailangan natin gawin is magdasal. We always pray, always. Araw-araw tayong magdasal, humingi ng tulong, humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. At sa ganun, syempre, patubayan niya tayo. Palagi naman siyang nandyan para tulungan tayo, para ituro sa atin ang tamang daan. Kung nagkamali man tayo, pinapatawad niya tayo at ginagabayan. Natututo tayo. Sinasabi niya sa atin na kailangan nating ituwid. So, huwag kalimutan din ang pagdarasal. No? Kahit anong reliyon, Katolika man, Katoliko ka man, Protestante, Muslim, halaga magkaroon ng komunikasyon sa Panginoon. Lalong-lalo na sa mga panahong ito. Kasi siya yung nagbibigay na sa atin ng lakas, ng paniniwala, ng pag-asa. O ayan, mga katot, sana may napulot kayo na kaalaman. Pwede rin yung mga over-the-counter medication para sa ubos-ipon. So, bibigyan natin ng time ng isang
ng isang vlog para dyan. Yung mga common na pwede nating inumin, lalo na kung kailangan talaga nating uminom. Pero yung mga antibiotic yan, hindi muna kailangan. Kailangan talaga magkonsulta sa doktor bago mag-take na antibiotic. So sa susunod, tingnan natin yung mga over-the-counter na remedy na pwede natin gawin. O yung mga merong available na sa bahay. Tulad ng oregano, luya, chicken soup. May pag-aaral ba dyan? Nakatulong ba talaga yan sa ubos? Sipon, alamin na natin yan sa susunod na edisyon ng Itanong Mo sa Doc. So kung meron kayong iba pa ang gustong malaman o itanong, just comment down below para masagot natin yan. Okay, hanggang sa muli, ito ang inyong doktor, Doc D, para sa Itanong Mo Kay Doc ng HapiTot TV. Bye-bye! See you next time! Bye-bye!